my channel. So for today's video, ayan, so finally magagawa ko na tong vlog na to. And I really want to document this day kasi syempre first day of being a college student. So before I start this video, kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed and click that notification bell so that you'd get notified whenever I post new videos. So I am currently enrolled pala in University of the Philippines Los Baños and my course is BS Economics under the Department of Economics and under the College of Economics and Management. So ayun lang naman yung mga gusto ko i-share. Siguro other information about UPCAT or getting into UP, that's for another video na. Nagsabi kasi si UPLB na for the freshies and new transferees, magiging suspended or exempted kami for today's classes. Kasi today, of course, is the first day and then magkakaroon ng convocation, orientation, mga meetings ng per department and per college. So, ayan na, mag-premiere na na opening convocation sa YouTube channel ng UPLB in as in less than 60 seconds. Ayan na kasi 9 a.m. na. Those who are viewing this live stream today, especially to the incoming freshmen. So ayan, sisimulan ko na yung parang pinaka tour ko sa aking study area. So itong table na to, I will use this for my writing notes, writing lectures, ganyan. So I have here parang two na actually this was supposed to be shelves, parang nakalagay siya na ganyan. Pwede mo siyang ilagay dito like that. And ayan, meron siyang para holes dito. Kaya lang, pinag-iisipan pa namin mabuti kung saan ba siya ilalagay. Kasi kapag ginamit mo to or nilagay mo na siya, kumbaga permanent na siya nandun sa place na yon. So, as of now, ginawa ko muna siya na parang lalagyan lang dito. So, dahil hindi pa siya nakakabit. So, ginawa mo na siyang parang pinakapatungan. And then I have here a mini plant. This is called a bacularis, if I'm not mistaken. Actually, lagi itong nahuhulog, laging nagkakalat yung pebbles and all. Pero, ewan ko, mukhang buhay pa naman siya. And then, next one, I got this super cute na mini letter M. Ewan ko, sobrang cute, na-cute na lang ako. I got this online, sa Shopee yata. So, ayun. Murang-mura lang to. Parang less than 100 pesos. Mga 50 pesos lang siya. And then for the next one, I got this pen holder and I got lang yung mga lagi kong gamit na pen. And then dito naman, if makikita nyo, meron lang akong parang some rubber bands, some push pins, paper clips, ganyan. So, nandito lang sila. And then, ito naman, actually, natatanggal to. Pwede natin siyang tanggalin. Ayan, ganyan siya. So, naglagay lang kami ng hook dito. And then, ito, nabili to sa Japan Home. Itong parang stand and the frame, nabili lang to sa Japan Home for a super cheap price. Although, hindi ko alam kung magkano. And then, aside from using it as a frame, kasi ngayon, nag-cut out muna ako sa isang parang calendar ata yun. And so nice yung design niya. So, ayan, ginawa ko muna siyang frame. Pero aside from that, I am planning na bumili ng cork board na kasi laki nito so that I can use it as a parang board ko for reminder. Ito pala, this cost around 110 to 120 pesos sa National Bookstore. Ayun, ganyan. Wala kasing color white, kaya yung black na lang yung nabili ko. Next, this is a parang grid mesh.
mesh grid. Hindi ko alam yung tawag. Mesh grid siya. Wala pa akong alam na ilalagay dito. Siguro dapat magsabit ako ng mga stuff. Comment nyo nga kung anong pwede kong gawin, pwede kong ilagay dito sa part na to. Ayan. So, parang less than 100 pesos lang din yata to, or I'm not sure, sa Japan Home din kasi to binili. So, ayan, naka-display lang muna siya dyan, pero wala pa siyang use. And then, itong lamp ko, ayan, kung napanood niyo yung isa kong vlog about affordable home decor and furniture. So, ayan, napakita ko na yan. Hindi ko pala nabanggit. Nakikita nyo ba? Masyadong malayo. Basta, ayan. Ito, sa Japan Home lang din to. Parang display, pwede ilalagyan ng mga kung ano-ano. Hindi ko rin alam kung ano ilalagay ko dyan. Pero as of now, dyan ko nilalagay lahat ng mga chargers ko, earphones, earbuds, para lang mas organized yung gamit ko. Okay, yun nga. So, moving on to this side. Yung table kasi na nabili ko is parang 2-in-1 siya. So, pwede siyang magkatabi talaga ng isa pahaba. Pero, for me kasi parang feeling ko mas convenient lang kapag parang medyo pa-L type siya. So, meron ako ditong big snake plant sa gitna nilang dalawa. Or sa corner. For ano lang? For aesthetic purposes. And I also have here mga frames ng parang canvas. Canvas frames, ganyan. So, sabi dito, say yes to new adventures. So, it's very me, very adventurous. Woo! Adventurous! Ayan. Tapos, ito naman, mga parang abstract na art. So, lahat yan actually, bigay yan or gift ata kay mommy. Tapos, ako na yung gumamit. And next, of course, yung laptop ko. And then, moving on, I have here my printer. So, actually, kay mommy rin talaga to, pero ako na yung mas magamit. Next naman, ayan, so for this area, nandito naman yung parang organizer. Ayan. So, plastic yung organizer na to. This is 3-in-1. 3-in-1 ba? Or basta 3 stacks siya ng parang organizer. So, I also bought this in National Bookstore for around, oh my gosh, nakalimutan ko siya, pero around 500 to 700 pesos mga at that price. I'm not so sure, nakalimutan ko talaga. Pero, yung design niya and yung style niya, parang yung pwede niyong mabili sa Muji. Ayun, so, sobrang nakitaan ako dito. So, dito sa pinakataas, meron kasi siyang pwede pang lalagyan ng mga things ko. So, aside from dito, ayan yung naka-display sa pen holders ko. Ang pinaka-nakalabas sa akin talaga is my highlighters, because feeling ko din kapag once na mag-notes na ako, ito yung isa pa sa mga lagi kong kakailanganin, laging yung kailangan, abot ko lang kaagad, hindi yung magbubukas pa ako ng kung ano. So, ayan, bumili na ako ng mga highlighters. And then, nakalabas lang din yung correction tape ko. If ever, di ko sure kung kakailanganin ko pa siya, pero if ever, nakalabas siya as of now. Ito naman, yung last na nakapatong dito sa taas ng organizer. Alcohol swabs. So, para lang kapag maglilinis ako ng desk or kailangan ko agad mag-alcohol, ayan, yung alcohol swab na lang. So, moving on, dito sa first layer, bond papers. And second layer naman, nandito lahat ng notebooks ko na I think I will use or I will need for this semester. So, ito talaga yung parang main notebook that I will be using. This is a dotted journal notebook. Next naman, this planner was given to me by Ashley, one of my best friends sa senior high. So, syempre, planner 2020, hello, ano na? Bakit ko ka to kailangan? So, sayang kasi super ganda sana niya. And first time ko talaga na magkaroon ng, alam mo yun, yung planner na gusto ko talagang ituloy. Pero, ayun, nag-stop siya after nung, simula nung nag-pandemic. But, hopefully,
actually, magamit ko naman yung September onwards na part ng planner na to because I think this is so good talaga. And nandito sa back part niya, nandito lang yung mga, share ko lang yung mga pictures namin ng mga classmates ko. Ayan, ito, andito si Ashley, and ito naman debut ng isa kong friend pa and classmate naman from junior high. So, andito yung mga ibang pictures ko lang. Meron din tayo ditong filler. So, if you have watched naman yung isa ko pang vlog na parang back to school, 2019 haul, ganyan. So, hanggang ngayon, nasa akin pa rin tong filler na to. Kasi, yun nga, gustong gusto ko talaga siya dahil ang bilis niyang tanggalan and lagyan ng fillers. Ayan, gaganyan mo lang, natanggalin mo lang. And lastly, dito sa second layer, I also have 3 notebooks that I bought pa. For the past years, na nag-hoard ako ng notebooks na hindi ko naman nagagamit lahat. So, ayan. So, kung ibang subjects ko na hindi ko ilalagay dun sa isang dotted journal, so, dito na lang sila. So, that is it for this layer. And then, moving on sa last layer. Ano lang to? Medyo magulo siya. Siya yung pinakamagulo sa lahat ng layer. Aside from the milk tea business we have, nag-start ako ng small business about clothes and ganyan. So, meron lang dito yung mga pouches ko pag ipapaship ko yung mga packages. And andito rin yung mga other important documents ko like yung form 138 ko, yung form, ano pa ba, mga birth certificate nandito sa ilalim. And actually, kumpleto pa ako ng yellow pad crosswise, lengthwise, 1/4. Yung whole, pati intermediate pad, kompleto. Actually, National Bookstore talaga tong gamit ko. So, ayan. Moving on with this box. So, I have this box lang for my parang other stuff. So, dito sa unang, ano ang tawag dito? Nakalimutan ko. Basta dito, nakalagay yung mga pens ko pa kasi sobrang hilig ko talaga sa ball pen, side pen. Ayan, lahat ng pens ko nandito pa. Then, yung isa naman, puro markers. Sobrang weird, ang dami ko ding marker. Mga ilang taon na rin to na nandito pa. Mga gumagana pa. Kaya pa nila mag-survive. So, ayan. I'm not sure kung magagamit ko pa siya, pero ayan. Next naman, I also have here yung mga hooks na pwede pang gamitin. I also have here yung parang pinadevelop ko na graduation pictures na mga smaller versions. I also have an index card, which is di ko alam kung bakit ako may index card dito. Magagamit ko ba siya? Akala mo talaga physical class kailangan ng index card. Then, I also have here my scientific calculator. Ito yung isa sa mga remaining things ko na talagang iningat-ingatan ko kasi sinabihan ako ng nanay ko na ano daw, hindi niya na raw ako bibilhan ng bagong scientific calculator hanggang magtapos ako ng college. Eh, grade 8 pa to sa akin. So, tinan mo naman, nawala na yung cover niya dito, di ba? Pero it's still working. Ayan, it's still working. And I super love this. Simula grade 8 hanggang buong senior high school. Ito na talaga yung kasama ko sa hirap at ginhawa ng pagmamath. Ayan. I also have here a power bank. Kala mo talaga umaalis, power bank. And meron din ako ditong Justice League na stickers. So, bigay lang din to sa akin. Sobrang cute niyan. I also have double-sided tape. Ito, sobrang memorable nito. Pinaghalo na to na messages from my classmates nung junior high before kami nag hiwa-hiwalay ng grade 10. And then, meron ding na nahalo dito na konti na galing sa retreat ko naman nung grade 11. So, kakabukas ko lang, kakabasa ko lang ulit nito actually last 2 weeks or last month. So, ayan, super iniingatan ko yan. I treasure it talaga. Lahat ng messages for me. And
hindi ko alam kung bakit lagi akong may sugat kung saan-saan. Kaya, kailangan ko lagi ng band-aid. Totoo lang. So, last, ayan, meron, andito lahat ng, kita nyo ba? Andito lahat ng, ano ko, phone cases. Hindi naman ako mahilig sa phone case, guys. Hindi talaga. Tapos, meron din ako dito parang mga cord protector and stuff. So, last, meron pa ditong, ayan, nakikita nyo ba? Paper. Ayan. So, meron pang isang rim band tawag. So, isang buo pa na long band paper na hindi pa nagagamit. So, by the way, guys, I just wanna quickly share with you a PR package that was sent to me by Cray Cosmetics. So, Cray Cosmetics is a newly launched cosmetic brand in Manila, and they sent me this pouch. It contains their Hyper Dot. Hyper Dot is the name of the lip tints that they have. So, they have 4 universal shades. And trivia lang na Cray Cosmetics was over 2 years in the making, so they really took time to test over 100 formulas and over 100 shades. Oh, meron silang pinadalang a card. So, andito yung 4 shades. So, dito naman sa likod is a message for I'm actually using the shades on my lids, on my cheeks, and on my lips right now. Ito na yung mismong shades. Mismong lip tints. So, they have 4 shades. And, guys, wala akong masabi sa packaging. It's super unique kasi acrylic yung ginamit nila. If I'm not mistaken, acrylic yung tawag sa ganito. And, alam mo yun, parang super classy lang yung tingnan. It's really not your ordinary lip tints. So, ganyan siya. It just says yung Cray dito. And then, dito naman sa ilalim, merong shade names. So, Hot Mess, Loki, A-Shade, and G-Things. Medyo hindi visible sa camera, pero I'm using a gradient lip. I used Hot Mess for the outer shade, and then I used naman the A-Shade for the inner part. Kasi para medyo gradient yung itsura niya. And then, I used Loki on my cheeks. That's the lightest shade they have. And then, I used naman G-Thinks for my lids. That's kind of the earthy tone. Medyo brown tone. So, maganda siya for your lids. And if you want to see yung talagang pag-swatch ko nito and yung pag-apply ko, testing all the shades, you can check out my IGTV. I'm just gonna link down my IGTV sa description box para naman mapanood ninyo yung kumbaga mas thorough na review ko about this one. So that is it for today's vlog. Thank you so much na sinamahan niyo ako for today. Ayun, nag-enjoy naman ako kahit na ayun wala pa talagang yung mismong class because puro orientation and stuff. Pero I'm glad na I vlogged this day, na na-document ko to, and na-share ko rin sa inyo yung study area ko. I hope to see you guys on my next video, and please subscribe to my channel and click that like button. Thank you guys! Bye!